Hi everyone, this is Shorty Mercada, Meritz, and Billia, and for today's vlog, may video po tayo. So for today's vlog, guys, ako ay sasagot po sa mga katanungan niyo sa comment section about sa pag-ibig gov.ph. And ngayon, sisimulan na natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe, don't forget to subscribe and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated and mag-like and share, comment ka na rin. So without further ado, let's get started! First question na sasagutin po natin, ito, mga ilang days po ate bago sila mag-reply doon sa explanation niyo po. So tinatanong niya kung gaano katagal ba magre-response ang pag-ibig sa email natin. Ako po, sa experience ko po, April 3, 2022 nung ako ay nag-email po sa kanila, then nag-reply po agad sila ng April 4, and then April 5 po, na-resolve na po yung aking inquiries po sa kanila. Second question po, from the worry ma'am, paano kung mali yung birth date? Ang gagawin mo lang po, same process lang din doon sa video na ginawa ko, sa tutorial na ginawa ko. And then, ang pinagkaiba lang po nun, ilalagay mo sa subject is yung wrong birth date. Then, ilagay mo po yung iyong info regarding your pag-ibig number and birthday. And then, yung iyong, send mo yung pictures ng iyong NSO, PSA, or birth certificate kung anong meron ka. And then, yung iyong MID form na galing po sa pag-ibig. Third question po, from user IMX9U10. Basta yan. Bakit po di ako makagawa niyan? Not much daw, eh tama naman yung nilagay ko. Eto lang po yung ko sa'yo. Just make sure na kahit isang letter lang po ay dapat hindi talaga magkakamali. And dapat hawak mo yung PSA or NSO mo para sure mo na tama talaga yung information na ilalagay mo. Next question number 4, standard from Sander28Gaming YT Official. Paano po pag ganito yung nalabas? The data you supplied does not match with our records. Kagaya lang din po nung number 3 yung question niya. Same lang din yung sagot. Uulitin mo lang po ulit yung information. Baka may na-miss ka na kahit isang letter. And then, kapag hindi naman po maayos talaga or hindi nyo maayos dito sa online, mas maganda po kung pumunta na lang po talaga kayo sa malapit na branch po ng pag-ibig. So naman, next question from Lisa Rombawa, 3143. Ma'am, paano ayusin yung maling spelling tapos nahulugan na tapos wala yung form ko na wala? Ito po, ang kasagutan po is, mas okay na pumunta ka sa malapit na branch ng pag-ibig sa inyo. And then dapat, alam mo kasi dapat yung iyong pag-ibig MID number. And dapat dala mo din yung iyong birth certificate NSO or PSA. Next question from Bung 2821. Ba't walang lumalabas na OTP tapos pabalik-balik ako sa creation? Bakit ganun po? Make sure na yung cellphone number mo ay active at hawak nyo po para yung OTP ay agad-agad nyo pong marireceive. Next question from Rika Pacres. Ma'am, paano po kapag na-decline ka po? Tapos ang reason po kung bakit na-decline po ako, sabi po, discrepancy in birthplace po. Paano po ang gagawin ko? Ano po ibig sabihin nun? Salamat po, sana masagot. Ang ibig sabihin po nun, yung birthplace nyo po ay magkaiba po sa na-fill up nyo po sa online at dun sa mismong pag-ibig branch. Then dito, kagaya lang din po nung ginawa ko sa tutorial ko, same lang din po, mag-i-email din po kayo agaya nun, and then magsisend din po kayo ng pictures ng inyong NSO, PSA, or birth certificate. And then, kung meron kang MID form na hawak, yun, isasend mo din po yung pictures nun. Kasama din po yung iyong email. And then, ilalagay mo lang po sa subject yung discrepancy birthplace. Pasensyahan nyo na, utal lang. Ito naman, next question. Paano kung nag-fill up ka sa virtual is nagkamali ka sa isang column po? Paano po mababago yun? Depende po sa pagkakamali nyo. Meron po kasing pwedeng online lang, pero meron din po na hindi kaya sa online. Kaya mas okay na pumunta po kayo sa branch ng pag-ibig if hindi nyo po maayos sa online. Next question, paano
po yung nakalagay sa form na pinasa ay walang middle name. Wala po kasing middle name sa PSA, pero yung nakaregister po ay may middle name. Tito po, pagka ganito na yung problema, mas okay na pumunta ka na po sa malapit na branch po ng Pag-IBIG and then dalhin mo lang po yung iyong PSA, NSR, or birth certificate and then yung iyong Pag-IBIG MID number. Doon nyo na po ayusin sa branch. Kasi pagka ganito po, minsan hindi na talaga naayos sa online. Eto, next question. Ma'am, ask ko lang po if may Pag-IBIG number na po ba. It means automatically may virtual Pag-IBIG na po ba agad at or gagawa pa po ba ako sa virtual? Ito po yung kanyang tanong. Hindi po, porke meron na po kayo Pag-IBIG MID number and nakapag-fill-up na kayo sa branch ay meron na rin po kayo sa online. Magpipill-up pa po ulit kayo sa online. And mabilis lang po yun ang tutorial sa dati kong video. Lalagay ko na lang po yung link dyan. And panoorin nyo na lang po kung paano mag-create ng account sa Pag-IBIG. And then ito po, next question. Sir, good day. Ma'am po ako. Naka-subscribe na din ako at naka-like po. So, thank you po. Tanong po, if tama naman yung name ko, kaso sa middle name, mali yung na-type nila. No middle name po kasi ako. Tapos, nung nag-check ako sa virtual Pag-IBIG, is nakalagay po yung apelido ko sa middle name. Same sila ng apelido ko. Need pa ba ng court order kasi sila naman po yung nagkamali. So, I think dito kaya nilagay na nila yung middle name mo dun sa online, sa mismong ano nila. Kasi, isang kasi sa website, hindi po tinatanggap kapag walang nakalagay na middle name. Kaya po siguro yung middle name nyo, nilagay na rin po nila dun. Kaya hindi nyo naman po kailangan magpa-court order pa, no? Para mabala pa po kayo and medyo magastos din po yun. So, yun. Ang gawin mo na lang, pumunta ka na lang po sa Pag-IBIG branch nyo na malapit dyan sa inyo. And itanong mo kung okay lang po ba yun at bakit po may middle name yung iyong account doon sa kanila. And then dalhin mo lang yung iyong PSA, NSO, or Pag-IBIG MID na. MID form. Ito, last two question na to. Next question, paano po sa pics ko, ma'am, apelido po yung nakalagay. Eh, dapat po sa pangalan po. Salamat po. Mag-email ka na lang muna sa Pag-IBIG. And then ilagay mo sa main subject mo is wrong full name. And then ilagay mo dun sa iyong information sa message mo yung regarding dun sa main problem mo. Ipaliwanag mo. In English po yan. Kasi mas mabilis nilang nasasagot kapag English. Google Translate mo na lang kung hindi ka ganun ka. Ano sa English kasi ganun din yung ginagawa ko. And then ilagay mo yung full name, MID number mo sa Pag-IBIG, and then kung PSA, NSO, or birth certificate, dapat may pipicturan mo yan kasama yung email na yan. And then mag-i-email naman sila, sasagot naman agad sila kinabukasan or ngayon din, minsan ganun kabilis mag-responsive ang Pag-IBIG. And then, kapag hindi na maayos online, email yan sila sa inyo na pumunta na lang kayo sa malapit na branch. Ito na yung last question na sasagutin natin. Bakit hindi makagawa ng virtual Pag-IBIG or hindi makapag-sign up online? Ang kasagutan lang po dyan is kailangan nyo mag-download ng Q-Reduce Multi or yung pang-compress ng pictures ng inyong mga documents dahil ang hinihingi lang po minsan sa website ay yung maliliit na MB or re-resize nyo po or i-compress nyo into 5MB, 3MB, ganun po yung hinahanap minsan ng website. Maliit lang po. Kaya minsan po ulit-ulit po tayo nag-fill up. Ganun at ganun pa din. Kaya i-download nyo po yung application na yan and then i-compress nyo lang po yung inyong pictures ng mga documents. So, ayun lang po. Nasagot ko na yung mga katanungan na kaya kong sagutin and then yung iba, the same lang din naman kasi dun sa video na ginawa ko. So, ayun lang po. Don't forget to subscribe and click na yung notification bell para lagi kang updated. See you in my next vlog. Bye!